The Vice President is not silent about what is happening now in Davao City. Nahila lang siya doon sa pangbabastos at pang-atake sa budget hearing, kaya hindi niya kaagad ito na pahayag. Pero earlier on, she said humihingi siya ng kapatawaran sa mga mamamayan at kasapi ng Kingdom of Jesus Christ na todo niyang ikinampanya ang Presidente Marcos Jr. na naging dahilan pa ngayon ng panggagahasa sa karapatan at kalayaan ng ating mga kababayan na mga Pilipino sa Kingdom of Jesus Christ. Your reaction to this? The Vice President, ang pagkakakilala ko sa kanya, siya very passionate like her father about the defense of the most helpless among us. And she hates abuse, especially from those in power. No? So, nanuntok nga siya noon, 'di ba, yung sheriff na sinuntok niya kasi she wanted to be with the urban settlers na pinapaalis, 'di ba? And she was saying na hintayin niyo lang ako kasi gusto ko nandiyan siya just to comfort them. So I'm thinking it's not easy to deduce na nasasaktan siya sa nangyayari ngayon. Masakit na masakit sa kanya ang nangyayari sa KOJC. And not only that, nasasaktan siya na nangyayari ito sa Pilipinas, no? Tayo lang dito noon. Tayo ay on the receiving end ng pang-aabuso, yung arrogant use of power ng Marcos administration. So, alam ko na nasasaktan siya. So, when she apologized at humingi talaga siya ng tawad na I told you to trust this man, di ba? Budol tayo. At ngayon dahil dyan, binoto nyo, dahil pinagkatiwalaan nyo ako, tapos yan, dahil dyan, yan yung nangyayari sa atin, patawarin niyo ako. So parang for me, that's not just her apology to the KOJC but to the entire nation that voted for Budolman, for this liar. No? Ma'am, whether she like it or not, ang nakikita ngayon ng mamamayang Pilipino para may direksyon kung bakit sila gumagalaw at lumalaban sa abusado at wala sa katinuan na Marcos Jr. Sapagkat nandyan sa batas na pwedeng pumalit ang Vice Presidente. And therefore, she gives hope to the opposition of the people na magkakaroon ng matino at maayos na transition of power at hindi ma-reduce into civil war or kudeta or mutiny sapagkat she is competent enough to redeem the government and lead the country in a manner that has been shown by her father and in a manner that was given to her by more than 32 million Filipinos 2 years ago sa eleksyon. Paano po ninyo nakikita ngayon sa sambayan ng Pilipino ang role ni Vice President Sara Duterte as the legitimate leader, whether she accepts it or not, of the opposition of the people against abuses of the Marcos government? It was very clear, no? Dun sa congressional budget hearing, no? It was a masterclass. Class act talaga yon. Kahit na yung mga kalaban niya, no? If they were honest enough, they would say this is a leader. Yes.